Sabihin mo sa katabi mo, "Hoy, ang payat mo ngayon." Yes, mahal, payat ako ngayon. So, ang saya-saya. Sunday is, "Hoy, may mga mukha akong, ano, kay-kay! Kamusta ang world?" Welcome sa Bad Day. Love na love ko si Kai-Kai. "Hoy, guys, welcome uli, welcome uli." Alam mo nyo ngayon, hindi tayo nakakapag, medyo pigil pa tayo sa social media, sa social distancing, pero I believe buhay ang Diyos. Kahit may COVID-19. So declare natin ang ating calling verse, Luke 4:18 up to 19. Let's say 1, 2, 3. "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Why? Kasi si Jesus, siya ang the only anointed one. Hallelujah. So for the past weeks, we've talking about Lord, send revival. Hindi lang yung basta, "Lord, penging revival." Hindi lang yung basta ganun. Parang may desperation. "Lord, send revival." Pinag-usapan natin dati yung ignite the revival, yung magsimula sa'yo. Yung apoy, yung revival sa community mo, sa pamilya mo, sa mga barkada nyo, sa'yo magsisimula ang revival. Pinag-usapan din natin yung revival as one. Dapat iisa tayo. Iisa tayo bilang church, iisa tayo bilang life group, bilang pamilya, iisa tayo sa panalangin. At last week, shinare ng aking napakagandang asawa about reformation, about revival. When ito yung reformation, ang puso mo, ibinabalik mo sa Kanya. Tinatransform muli sa puso ng Diyos. Hawakan mo nga puso mo, kamusta ba yung puso mo? Don't forget, mag-emoji heart ka. Kung gusto mo mag-emoji ka ng heartbroken. Yun. So sasashare ko ng topic ngayon. So, alam nyo po sa panahon ngayon, hindi porket may COVID-19, may lockdown, ay mapipigilan na revival. Sa tunay, mas maganda nga ang ginagawa ng Lord kapag ganito. Mas maganda yung revival, yung pagkilos ng Lord sa ganito. And I believe, sa mag-ganitong panahon, iba yung dating niya. Iba yung puso niya. So ano ba yung share ko? Ang title natin ng share ngayon is Cry for Revival. The Cry for Revival. So let's pray. Holy Spirit, be with us. Thank you for the love. Ikaw lang kailangan namin. Salamat, Holy Spirit. We believe, no COVID-19 sa mga nanonood, at walang COVID-19 sa lugar na ito. Anoint me as I share your word. Anoint our hearts sa gagawin mamaya. First service pa, maganda ng ginawa mo. And we believe, God, no weapon formed against us shall prosper. And Lord, please, heal my heart. Kasi natalong Golden State 2 beses, Panginoon. Ang request ko lang po, hindi mag-champion ng Lakers. In Jesus' name, amen. Hindi sila mag-cha-champion. Ang hirap, ako'y nasaway, ang hirap maging tahimik sa social media kasi ako super NBA fan. Naglalaban ng Lakers at Golden State, ako'y naglalabay, ako'y let's go! Nakashot si Steph Curry, naka 3 points from the logo, let's go! Tapos naka 3 points si LeBron, na ibalibag ko washing machine namin eh. Hirap. Pero sa tunay, Dallas Mavericks ako. Panalo kanina. Saya ko. Pero ano ba yung type natin? The cry for revival. The cry. Pag NBA fan ka talaga, mapapaiyak ka. Sino dito yung iyakin? Taas ang kamay. Kay-kay. Danilo iyakin. Asawa ko iyakin. Ako lagi ako naiyak. Pero sa Lord, yung pag nasa presence ka ng Lord, nagwo-worship ka ng Lord. Minsan kasama ko nga si Joshua at si Clendon, nagpe-pray kami, naiyak kami. Ramdam namin ang presence ng Lord, hindi mapigilan. Pero masarap minsan, ano? Minsan pag dati pa yung luag pa, yung natulog pa sila sa bahay dahil ano ngayon, medyo safe tayo. Minsan sa bahay lang kami, magpe-pray, iiyak. Ha? Okay. Pero alam nyo, minsan, ang hirap kasi minsan, mahirap mag-worship sa YouTube. Di ba? Mahirap alam bakit? Kasi alam ba, naranasan ko, pinakikinggan ko, "This is my cry." Naiyak ako. "My one, this is..." Sa YouTube, nakano sa TV namin. Tapos tapos ng kanta, naiyak ako. Tapos maglilipat ng bagong kanta, may ads. Tapos ang ads, si Mimiya.
Mag-a-odds na. Ano nga yung kanya sa Pancit Canton? Yung parang naiyak ka sa presis. Tapos, eh, Pancit Canton. Gaganon. Oh, grabe, pampawala ng presensya ang ads ng YouTube. Kaya pinapayo ko sa inyo, huwag kayong magwa-worship sa YouTube. Yun. Pero alam niyo, si tanong, the cry for revival. Alam niyo daw, huwag na huwag nating iiyakan yung mga hindi ganung magagandang bagay. At huwag tayong iiyak sa mga tao na alam mo naman na hindi para sa'yo. Naalala ko si Pastor Aldrin. Ay, nakalay pala tayo. Okay. Huwag na, ibang example na. Alam niyo po, sa last days, mas matindi daw yung iyak. Sa last days, mas matindi yung iyak na mararanasan ng mga tao. Kasi may dalawang sides ng last days. Sino naniniwala na last days na? Last days na! Mga huling araw na. Ano ba pag sinabing last days? Yung magugunaw ang mundo, dadating si Lord, kakagera. Ano ba yung last days? Iniwang kanya. Yung ganyan mga last days. Tapusan na ng mundo. Hindi, last days, there are two sides of the last days. Sabi nga dito, buksan natin yung dalawang verse. Open your Bibles. Alam ko, pag nagsa-cellphone ka, ang Bible mo dapat, physical Bible, mga notebooks nyo, o kayo sa cellphone nyo, sige, ilista nyo to. Joel 2, verse 16 to 17. Sabi dito, Joel 2, verse 16 to 17, but this is what was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days. Sabi nyo nga, last days. Says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Kayo daw ay magpa-prophesy, magde-declare kayo magandang bagay. Your young men shall see visions. Your old men shall see dreams. Sa huling araw daw, ibubuhos ng Diyos ang matinding revival sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ibubuhos niya sa bawat tao at kasama ka doon. Kasama ka doon sa pagbuhos sa huling araw. Ang ganda ng gagawin ng Diyos sa last days. Tasa ka may sinong gusto makasama doon. Amen. Gusto natin yun. Pero there's also another side of a last days. 2 Timothy verse 3, verse 1. Sabi dito, mark this, tandaan nyo daw to. There will be terrible times in the last days. Sabay ng matinding pagbuhos sa last days, meron ding mga terrible times. O mga pangit na mga panahon. Ito daw yung signs ng terrible times. Number one, people will be lovers of themselves. Ang mga tao daw, wala lang daw mamahalin, wala daw lang iisipin kundi ang kanilang sarili. Isa pang sign, so ibig sabihin kapag ang tao ay minamahal lamang kanyang sarili, wala na iba, talagang terrible times. Ano pa, lovers of money. Wala na inisip kundi pera, 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 kwarta, kwarta, kwarta. Wala na inisip kundi magpaano. Pera. Boastful. Mayabang. Naka-carbon bike ako. Mayabang. Boastful. Anong ranking mo? Epic. Legendary. Pagyabang. Proud. Alam mo yung proud yung sa sarili. Yung feeling niya entitled ang mga tao. Sino ka? O kaya mga insecurity. Yung nalabas. Abusive. Mga disobedient sa mga disobedient to the parents. Buti na lang wala dito sa J1 Matasa Kahoy ang hindi nasunod sa magulang. Amen? Tasa kamay na masunurin. Tasa kamay hindi pumalakpak. Lahat tayo masunurin sa magulang. Ungrateful, hindi mapagpasalamat. Unholy. Basahin nyo yan, 2 Timothy 3. Lahat doon ang sign ay nandun. Parang ganito, in the last days, gustong ibuhos ng Diyos yung matinding banal na espiritu, pero ang mga tao nagawa ng spiritual payong. Ano yung spiritual payong? Yung kaysa sa matanggap ang pagbuhos, nagiging lovers of themselves. Yung kaysa sa ma-receive yung matinding pagbuhos, mas inuuna ang sarili, mas minamahal ang pera, nagiging arrogante, magiging nayabang, nagiging mapang-abuso. Maraming ganon. At alam nyo ba guys, there's a cry from God. May iyak ang Diyos na gusto niyang maranasan ng bawat tao yung pagbuhos niya. Gusto ng Diyos maranasan ng bawat tao yung pag-ibig, yung pagnuba, yung pagyakap, yung kagalingan, yung kapayapaan. Gustong ibuhos ng Diyos yun sa bawat tao. Yun ang iyak ng Diyos. Pero naiyak din ng Diyos
Kasi nga, mga people, lovers of themselves. Tingnan mo ang katabi mo, kung lover of self yan. Tingnan mo ang katabi mo kung mahal ka niyan. Alam nyo ba na ang Diyos ay naiyak? Alam nyo ba ang Diyos din ay nagdadalamhati? Ang Diyos ay may emotion. Di ba? Nung namatay si Lazarus, Jesus wept. Umiyak si Jesus. At ang banal na Espiritu, dahil siya ay persona, siya ay Diyos din, naiyak din ang banal na Espiritu. Sabi dito sa Ephesians 4, verse 30, sabi doon, at huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ang takdang araw. Sabi doon ni Pablo, huwag mo daw sasaktan ng Holy Spirit. Tingnan mo katabi mo kung sinaktan ka na ba niyan. Huwag na huwag daw natin sasaktan ng banal na Espiritu. Sino dito yung nasaktan na taas ang kamay? Sino dito nasaktan na? Anong feeling na nasaktan? Masakit. Sino dito nasaktan? Ay, ang hurt ako, ang saya ko. Tara magmakdo. Sino naranasan yung ganon? Yung siya'y nasaktan, i-proud pa siya. Alam mo paano mo malalaman nasaktan ng, ano, ang isang tao? Alam niyo paano malalaman? Buksan mo Twitter niya. Makikita mo doon, hurt na hurt. Pero hindi, ayaw na ating masaktan. Taas ang kamay na gusto masaktan. Alam ko, sanay ka ng masaktan. Pero ang tinatanong ko, sino dito yung ayaw masaktan? Ako lang? Lahat tayo, ayaw natin masaktan. Sino ka nga? Ang tanong, ayaw natin masaktan, pero ba't pinipilit pa rin natin ang ating sarili sa mga sitwasyon na gusto nating masaktan tayo? Dapat wag mo, at ayaw natin makasakit ng iba. Ayaw natin makasakit ng kapwa. Ayaw natin makasakit ng asawa. Diba? Ako ayaw kong masaktan ng asawa ko. Pag sinabi niyang, bumili, ibili mo ako ng milk tea, bibili ko yan. Ayaw kong masaktan ng asawa ko. Pero alam nyo ga, guys, hindi naman natin naisip, quiet po, hindi ba natin naisip na ayaw nating makasakit ng iba? Ayaw nating masaktan tayo? Pero hindi ba natin naisip na, Lord, ayaw din kita saktan? Hindi ba natin naisip yun? Na, Lord, ayaw kita saktan. Sabi dito, nasasaktan ng Diyos kapag hindi natin nagagawa o tayo ay yung nagiging lovers of ourselves. Doon nasasaktan ng Diyos. Ano ba yung pinakaiyak ng Diyos? Maraming iniiyak ang Diyos, pero pinakaiyak niya ito is to seek and save the lost. Mahanap at mailigtas sa mga nawawala. Excuse me, sabi nga sa John 6, verse 39. Ano sabi sa verse? And this is the will of God. Ito pa, this is the cry of God. That I should not lose even one. Sabihin nyo nga, not lose even one. That I should not lose even one of all those He has given me, but I should raise them up for the last day. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa. Ayaw ng Diyos mapahamak yung magtataho na binibilhan mo tuwing umaga. Ayaw ng Diyos mapahamak yung pinsan mo. Ayaw ng Diyos mapahamak yung kagalit mo. Ayaw ng Diyos mapahamak yung kaklase mo na nakawang ka ng pencil case nung iki-grade 2. Ayaw mapahamak, ayaw ng Diyos mapahamak kahit masasamang tao ni isa. Ayaw ni Jesus na may mapahamak. Yun ang alam ang parable ng lost sheep, yung lost coin, prodigal son sa Luke 15, yung may nawawalang isang tupa. Ano ginawa ng Diyos? Iniwan yung siyam na putsyam para mahanap lang yung isa. Na sa tunay, hindi naman kawalan. Inanap yung isa kasi ayaw ng Diyos may mawala isa. May sampung barya, may isang nawala, ginulo ang bahay, makita lamang yung isang barya na pwede naman kitain uli kasi mahalaga may nawawala. At yung anak na libugha, na lumayo, siyang choice niya, lumayo, pero nung bumalik, tinanggap pa rin. Pinagpapakita yung iyak ng ating Diyos na ayaw niya ni isa na mapahamak. Pero ito, ano lang, let's, kanina kasi, parang nag-question and answer. Sige, question and answer. Mag-comment kayo, ha? Huwag lang kayo mag-comment ng fire, ng heart. Mag-comment kayo.
Compare lang natin, ano yung iyak mo sa iyak ng Diyos? Ano ba yung pinaka-iniiyak natin? Ano yung pinaka-iniiyak mo? Wala dito yung isa natin kasama, tada ko, in-unfollow lang, umiyak na. Ano yung iniiyak natin? Lord, kaya mo taman si ma'am. Ay, hindi pa ako tapos sa module, may bago ng module. Iyak. Yun ang iyak natin. Pero anong iyak ng Diyos? Gusto niya maligtas ang teacher mo. Anong iyak natin? Ang dami na naman bayarin, Diyos ko. Ay, ako nandyan na naman ang bill ng batelek, ng internet, ng tubig, ng ganito, ng ganyan. Bayarin. Anong iniiyak na ng Diyos? Maligtas yung taga-check ng kontador. Maligtas yung cashier sa batelek. Anong iniiyak natin? Hindi nagre-reply sa atin. Naiyak na tayo. Pero niiyak ng Diyos, maligtas yung mga napapahamak. Maligtas yung mga street children. Maligtas yung namamalimos nung kayo papunta dito sa church. Yun ang iyak ng Diyos. Take note, mahalaga ka. Kung anong mahalaga sa iyo, kung anong iniiyak mo, mahalaga sa Diyos. Disclaimer, mahalaga yung iniiyak mo, kahit simple lang yan. Pero I just want you to realize, I just want you to compare yung iyak mo sa iyak ng Diyos. Alam niyo po, so, sino dito nagpe-pray? Taas ang kamay. Amen. Lahat tayo nagpe-pray. Sino dito ang hindi nagpe-pray? Taas ang kamay. Okay. Wala nang aamin. Pag nagpe-pray tayo, ako pa sinong ako'y bata, tinuruan ako ng aking ina kung paano mag-pray. Ganito daw. Ganito. Ito daw limang daliri, ito yung simbolo ng mga ipagpe-pray mo. Itong thumb, yung malapit sa'yo, ipagpe-pray mo muna yung malalapit sa'yo. Magulang, kamag-anak, friends, yung mga yon. Sunod ay, ano ba to? Hintuturo. Yung mga nagtuturo daw sa church, pagpe-pray mo mga pastor, pagpe-pray mo yung drummer na maging maayos sa pagpalo, mga ganyan worship leader na hindi makalimutan ng lyrics, yung mga ipagpe-pray mo. Pagpe-pray mo sina bishop, yun. Sunod, itong pinakamataas. Yung mga namumuno, mga pangulo, si kapitan, basta yung mga namumuno. Sunod, ano to? Palasingsingan. So, palasingsingan, pagpe-pray mo daw yung mga finances. Yung business, yung trabaho ng iyong magulang, yung pagpe-pray mo. Tapos ano yung hinliliit? Pagpe-pray mo ikaw, dahil ikaw yung pinakamalayo, ihuhuli mo daw lagi ang iyong sarili. So yung ganun, so yun ang parang ko ng pagpe-pray. Pagpe-pray ko muna mga tao, nakapalibot, church, gobyerno, business, huli ko pagpe-pray ang sarili. Pero let's be honest, kapag magpe-pray ka, papasok ka sa presensya ng panalangin, ano talaga yung deepest desire ng puso mo na sabihin sa kanya? Ano talaga yung una mong gustong sabihin na prayer? Lord, kulang ang pambayad namin. Mag-provide ka naman. Ano talaga yung deepest desire mo? Lord, ako'y nag-bike doon sa may balete. Kaganda ng bagong road bike. Baka naman bikini, man. Lord, sana matalo Lakers. Anong deepest desire ng puso mo? Lord, kung pwede, sana siya. Nakapunta na ako sa lukban, sana siya. Ano yung deepest desire? Okay, pag may problema ka, Lord, nag-aaway ang magulang ko. Yun ang deepest desire. Lagi, aminin natin, kahit may pattern na unahin muna iba'y panalangin, mas una nating gustong sabihin yung desire. Yung deepest desire ng puso natin. Merong verse sa Bible na ito'y lagi ko nakikita at lagi ko nababasa, lagi ko nasasaulo. Tingnan nga natin. Tatanungin ko ulit kayo. Pa-flash nga po. Psalms 37 verse 4. Sabi doon, delight, basahin natin, 1, 2, 3. Delight yourselves also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Delight yourself also in the Lord. Ibig sabihin ng delight, yung magiging malambot, yung soft, yung parang magpapapansin,
papalambing ka daw sa Lord. At kapag nagpalambing ka sa Lord, ibibigay niya yung desire. Ibang translation, yung deepest desire ng puso natin. Kapag nagpalambing tayo sa Lord. Naniniwala ba kayo sa verse na ito? Na kapag lumapit tayo sa Lord, ibibigay niya yung deepest desire ng puso natin. Sino naniniwala? Amen. Uy, sabi sa Bible eh. Hindi ko ipa-flash kung hindi yan tunay. Tunay yan. Pero, naniniwala ba kayo sa sarili nyo na kapag sobrang naging delighted kayo sa Lord, ibibigay niya yung pinakagusto ninyo? Oh, ba't di kayo nasagot? Magsagot nga kayo. Na ibibigay niya, Lord, sana hindi mag-champion ng Lakers. Na Lord, sana siya. Sana hindi na mahirap ang module namin. Ibibigay ba ng Lord yun? Lord, sana maging maayos na yung relasyon na magulang ko. Sana bumalik na yung maging magpakbait na mama ko. Ibibigay kaya yun ng Lord. Yung deepest desire. Lord, sana bila ako ng papa ng bagong cellphone. Minsan niisip natin, atin tayo sa church, gusto natin mapalapit sa Lord para lang ibigay ng Lord yung pinaka-desire natin. Ibibigay ng Lord na sana makabila ako ng bagong ganito, mabless ako, which is true naman. Pero alam nyo po ba, napaka, tama yung verse na yan, pero iba pala yung dating. Sabi dito, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Parang magpaka-soft o kaya mag-delight tayo sa Lord at siya ang magbibigay ng desire sa puso mo. Kaya guess yung ha? Parang halimbawa, gusto mo mag-abroad. Lord, sana Lord, makapag-work ako abroad. Ganto, ganyan. Sana itong gusto kong bansa, gusto ko sa US, sa California. Tapos magpapapicture ako sa Statue of Liberty. Tapos ipopost ko sa Instagram. Tapos sasayaw ako ng ever after sa may Times Square. Ipopost ko sa TikTok. Yun ang desire ko makapag-abroad. Pero ang tagal na hindi na ibibigay. Pero ayun pala, kapag nag-delight ka sa Lord, ang ibibigay niya ay yung desire niya sa puso mo. Ibibigay niya yung gusto niya sa puso mo na siguro kaya ayaw kanyang dalhin abroad kasi gusto niya manatili ka muna dito kasi may plano pa siya para sa iyo dito. Nagigets niyo po ba? So kapag pala tayo nalapit sa Lord, siya ang magbibigay ng desire sa puso mo. Amen. So it's not a matter of what you desire, it's a matter of what He desires for you. Palakpakan natin ang Lord. Alam niyo po, isang maganda story lang, ang aking ama ay napakamahilig manood ng balita. Nung bata pa ako, lagi nanonood ng mga news channel tuwing hapon, tuwing gabi, sa ABS, sa GMA. Doon ko nakuha yun. Pero aminin natin, nakakaanong manood ng, sino ditong hindi mahilig manood ng balita? Taas ang kamay. Batay natin, mapapanood mo'y patayan, sira ng gobyerno. Manunood ka ng balita sa ibang bansa, gera sa Israel. Makikita mo ay mga hindi magagandang bagay. May mga sex slaves na binebenta. Ang pangit! As in, ang gulo. Nagpe-play ako sa YouTube lagi. Pinapanood ko yung nangyayari in the world. Sabi, ayaw ni Rocky, ng asawa ko. Kasi, ano, hinaan mo nga yan kasi nai-stress daw siya. Which is true naman. Nakaka-stress naman talaga. Di ba? Nakaka-stress naman talaga na manood ng balita. Nakaka-stress naman talaga na mapakinggan yung mga pangit na nangyayari. Nakaka-stress na nga yung makialam ka sa buhay ng kapitbahay mo. Di ba? Nakaka-stress na nga kapag nagkwento sa iyo yung kaibigan mo na yung pa rin ang problema 8 years ago. Nakaka-stress ka kaya ayaw mo pakialman. Yung pa kayang problemahin mo problema ng Israel, problemahin mo ng problema ng Middle East. Pero, ito, si Jesus, di ba? Si Jesus ay, sabi nga natin kanina, naiyak si Jesus.
keyboardist. Naiyak si Jesus. At isa sa mga highlight na nangyari sa kanya nung siya'y naiyak ay nung nagnaiyak siya sa Garden of Gethsemane. Noong 2018, we had the privilege na makarating sa bansang Israel. At nakarating kami doon sa sinasabi nilang garden. At nakita namin yung malaking bato kung saan daw si Jesus mismo ay naiyak. Sabi sa Bible, naiyak si Jesus. Sobrang tindi ng iyak niya. Bakit? Kasi ipapako na siya sa krus. Daladala niya yung lahat ng bigat ng bawat magiging tao sa mundo. Daladala niya yung problema, daladala niya yung sakit karamdaman, daladala niya yung depression, daladala niya yung pride, yung anxiety, yung awayan, yung gera, daladala niya lahat. Kaya iniiyak niya sa Diyos bago siya ipako. Iniiyak niya. At nasabi nga sa Bible, wala nang luha ang natulong sa kanyang mata kundi dugo na. Dugo na nalabas sa kanyang mata. Yun ang iyak ng Diyos. At I am so amazed with this verse. Yung sa sinabi ni Jesus, habang naiyak siya, nakalupagi siya dun sa may Garden of Gethsemane, dun sa may bato, iniyak niya, sinabi niya kay Ama, sabi niya to kay Abba Father, Father, if you are willing, take this cup away from me, but not my will, but yours be done. Ang ganda nung Tagalog. Buksan nga natin yung verse. Lucas 22 verse 42, pa-flash dan. Sabi dito, Ama, kung maaari ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ama, kung maaari, please. Di ba naitatanong din natin to? Lord, ayoko. Nakaka-stress yan. Lord, kung pwede, wag nyong ibigay sa akin yung burden na ipanalangin yung taong yun. Lord, ayoko na doon sa pamilya ko. Oh, ayong tagal ko nagpe-pray. Pwede bang lumayo muna ako? Pwede yung maari ilayo nyo sa akin yung mga sitwasyon na yan. Ayoko na ganun. Gusto, I want peace of mind. Lord, pwede bang wag mo nang pumunta ng church? Na-stress ako doon sa ibang tao doon. Sinabi to ni Jesus na Lord, kung maaari lang, ilayo niyo po yung mararanasan ko. Pero ang ganda nung sunod na sinabi ni Jesus, sa tunay, ang ganda. Sabi ni Jesus, ngunit, Lord, hindi yung kalooban ko masunod, kundi ang kalooban niyo. Sabi ni Jesus, Lord, pero sige, hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo. Hindi na yung puso ko, kundi yung puso mo naman. I have this last question, this last big word, na I hope isulat nyo sa notebooks nyo, isulat nyo sa cellphone nyo, i-comment nyo, tandaan nyo, i-screenshot nyo. Ito. Hindi ba unfair kay Jesus kung di natin iiyak yung mga iyak niya? Hindi ba unfair sa kanya na hindi din natin iiyak yung mga iniyak niya? Which Jesus did is namatay para sa'yo. Nung namatay siya para sa'yo, binless ka niya, binigyan niya ng way para sa mapayapang buhay, pinagaling ka niya, inayos niya ang buhay niya, binigyan niya kanya ng kasiguraduhan, binigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Hindi ba unfair sa kanya na hindi din natin iiyak yung mga iniiyak niya? Di ba? Hindi ba tayo yung sinabi ko kanina sa last days, sa 2 Timothy, na puro tayo lovers of ourselves, gustong ibuhos ni Jesus ang outpouring of the Holy Spirit, pero baka tayo yung sa last days, tayo yung puro lovers of ourselves. Baka ako si Finny, ang iniisip ko lang, Finny will be lover of Finny. Finny will only think of Finny. Finny will only cry about Finny. Na puro mamahalin lang ni Finny yung emotion niya, puro iisipin lang ni Finny yung gusto niya, puro lang iisipin ni Finny ang sarili niya. Hindi ba unfair sa ating Diyos na sinasamba sa lugar na ito, na puro minamahal natin lamang ay ating sarili, na hindi natin may panalangin ang mga gera sa Israel, hindi natin may panalangin ang mga sex slaves na ninanakaw sa Europe, hindi natin may panalangin kahit yung best friend natin
Natatakot pa rin natin sharean sila. Hindi pa rin natin may panalangin ng magulang natin. Hindi ba unfair kay Jesus na naluha na siya ng dugo? Tapos wala tayong ginagawa. So unfair to Him para sa akin. So, alam niyo yung usual natin na kakanta. Yung Lord, yung parang, take my heart, Lord, it is yours. O kaya, Lord, I give you my heart. O kaya yung, whoa, you can have my heart. Puro Lord, iyon na ang puso ko. Ang puso ko'y bato, iyon na. Ang puso ko'y insecure, iyon na. Ang puso ko'y broken, iyon na. Ang puso ko'y guilty, iyon na. Ang puso ko'y unstable, iyon na. Pero bakit hindi natin itry na simula ngayong araw na ito, Lord, yung puso mo naman ang matanggap ko. Lord, give us your heart. Give us your heart for the people. Give us your heart for the kabarangay. Lord, ibigay mo naman ang puso mo para sa kapatid ko na hindi paligtas. Why don't we try na hilingin naman sa Panginoon ay, Lord, give us your heart. Hindi lamang hiling kundi yung cry para naman hindi unfair sa Diyos na, Lord, give us your heart. Give us your heart. A deep cries out to deep. Lord, give us your heart. Baka naman, iset aside natin yung pagiging lovers of ourselves na puro iniisip ang sarili na kaya tayo natatakot. Kasi, kaya ayaw nating mapagago ang sarili kasi iniisip natin natatakot tayo. Iniisip natin pride natin na insecure tayo. Why don't we try na, Lord? Lord, Lord, Lord! Can you give your heart? Yung puso mo para sa mga tao, yung iyak mo para sa mga tao, yung tibok ng puso mo sa mga lost, sa mga tao, wala pa akong pakialam noon, yung tibok ng puso mo sa mga street children. If you are that person na, sige, hindi ko alam ang gagawin, ako'y natatakot, pero sige, ako'y takot sa commitment, pero sige, ako'y walang disigurado, pero sige. Ako'y ma-pride, pero sige. Kung ikaw yung taong yon, ikaw yung nandito, tumayo ka ngayong oras na ito. Kung ikaw ay nanunood, buksan mo ang puso mo ngayong oras na ito. Kasi wala tayong ibang gagawin ngayong oras na ito, kundi hingin ang puso ng Diyos. Hingin ang puso ng Diyos sa magulang mo na hindi paligtas. Maring may tiyahin ka na may sakit at alam mo na si Jesus ang magpapagaling pero nahiya kang i-share. Maring may best friend ka na alam mo abused. May kaibigan ka na may pangit na history. Pero alam mo si Jesus ang sagot. Nakikwentuhan kayo, masaya kayo, pero deep inside alam mo may magagawa ka. Baka ang kailangan lang natin ay ang puso ng Diyos. God, give us your heart. Give us your heart. Give us your heart. God, give us your heart. Deep cries out and see. Come on, just close your eyes. God, give us your heart. Give us a heart. Give us your heart. Oh, God, give us your heart for the least of these. Okay, close your eyes. Kung ikaw ay willing, kung gusto mo lang maramdaman ng mo ang puso ng Diyos sa barkada mo, kung gusto mong marinig yung iyak ng Diyos para sa pamilya mo na hindi paligtas, kung gusto mo lang marinig ang puso ng Diyos sa bansang Israel, sa bansang Pilipinas, sa bayan ng mataas na kahoy. Hindi naman ito tungkol sa anong pwede mong gawin. Hindi ito sa anuman tungkol ang pwede mong sabihin. Alam niyo, kailangan lang ng Diyos. Siya naman nakikilos. Ang kailangan niya lang, willing ang puso mo na tanggapin niya. Willing ang puso mo na tanggapin ang puso niya. Come on. If you're willing, come on.
Make this your prayer, come on. Oh God, give us your heart. Give us your heart. Come on, if you're willing. Check ourselves. Tayo ba yung lovers of ourselves? Na Lord, ayoko tanggapin ang puso mo kasi mas mahal ko yung kasalanan ko. Ayoko tanggapin ang puso mo kasi mas mahal ko pa yung ginagawa ko. Ayoko tanggapin ang puso mo kasi mas mahal ko ang sarili ko. Hey guys, don't be afraid. Don't be afraid. Kasi kay Jesus, walang spirit of fear. Sa Kanya, walang takot. Kung tatanggapin mo siya, siya ang bahala sa'yo. Kung tatanggapin mo puso niya, siya ang bahala na kumino sa buhay mo. Baka siguro para maligtas yung pamilya mo, ikaw lang ang tinatawag niya. Pero kailangan mo munang marinig yung puso niya. Kailangan mo munang maranasan ang puso niya. Yes, sobrang pangit na nangyari at nangyayari sa bansa, sa paligid, sa mga tao. But still, it is about God's heart. Come on, if you are that willing again, another level of humility, raise up your hands, come on. Raise up your hands. Hindi ito tungkol sa mga natutog, hindi ito tungkol sa nakanta. It's never about it. But it's about you and God. Oh God, give us your heart. Come on, just sing this. Everybody sing. Come on, sing this. God, give us a heart. Give us a heart. Oh, give us your heart. God, give us a heart. Deep cries out to thee. Oh, God, give us a heart, give us a heart, give us your heart. God, give us a heart for the Jesus. Oh, Jesus. See you. So raise your hands. Surrender. Act of surrender. Act of surrender nga. Lord, sige. Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Basta tatanggapin ko ang puso mo. Ikaw nang bahala. Kahit matakot ako, basta ikaw nang bahala. Kahit anong mangyari sa akin, basta ikaw nang bahala. Everyone here, even the musicians, everyone here, come on. Come on. Open your hearts. At tanggap para mapalitan yan. Tanggapin mo puso ng Diyos ngayong oras na ito. Come on, receive His heart right now. Receive His heart right now. Receive His heart. And He's giving you a new heart for the people around you. Yes, nagagalit ka sa tao ngayon. Pero, galit ka sa tao ngayon. Galit ka sa tao ngayon. Pero ngayon, pinapakramdam sa iyo ng Diyos yung iyak niya doon sa taong kinagagalitan mo. Galit na galit ka sa Kanya! Hindi ko alam kung bakit, pero pinaparamdam ng Diyos sa'yo yung iyak niya sa taong yun. Pinaparamdam niya sa'yo, pinaparamdam niya yung awa, pinaparamdam niya na mahal din niya yung taong yun at ayaw niyang masunog siya habang buhay sa impyerno. Ang Diyos ang bahala sa'yo.
Siguro. Takot ka sa commitment. Kanina ko pa sinasabi sa kanyang first service pa, meron dito takot sa commitment. Mag-level up. Mag-step up. Iba kasi yung gusto mo mangyari sa buhay. But, alam nyo, hindi. Natatakot ka sa commitment. Ay, grabe yung plano ng Diyos sa'yo. Nararamdaman mo ngayon yung iyak niya, yung tibok ng puso niya, kung bakit kailangan isurrender mo yung takot mo sa commitment. Pinaparamdam niya sa'yo ngayong oras na ito, yung tibok ng puso niya sa mga taong dadaan sa'yo para makilala niya si Jesus. Kaya kailangan isurrender mo yung takot mo sa commitment. Tatakot kang bitawan. Basta hilingin mo lang ang puso ng Diyos. Kusa siya magbibitaw sa iyo niya. Addiction mo. Come on. Right now. Hindi ko na alam ang I don't know what the flow of the Holy Spirit right now. Sige, kung gusto mo, lumuot ka, umupo ka, taas mo kamay mo, manatili ka nakatayo. But let the Holy Spirit flow. Let the Holy Spirit move in your hearts. Continue to receive kasi meron dito yung inooperahan. Nasa under operation ka pa. Hindi mo lang alam. Inooperahan ng Diyos ang puso mo. Ibig sabihin, inilalagay niya, nagka-heart transplant yung puso niya. Tinatahipan niya ngayong oras na ito. Meron dito ramdam niya ang Diyos. Pero hindi niya alam ang gagawin. Ngayon ang maganda. Hindi mo alam ang gagawin mo. Basta hingin mo lang siya lagi, hingin mo puso niya, siya lang bahala magabay sa'yo. Yun nga ang maganda, hindi mo alam ang gagawin mo. Kasi kung alam mo ang gagawin mo, edi hindi mo na kailangan manampalataya, hindi mo na kailangan pumunta sa church, hindi mo na kailangan manood ng live stream, kaya ikaw na nararamdaman mo ang Diyos, pero hindi mo alam ang gagawin mo, kaya steady ka lang. Sabi ko sa'yo, sabihin mo lang, Lord, bahala na, basta tatanggapin mo ang puso mo. Sige, sabihin mo lang yon, come on. Your time for the Holy Spirit. Basta ka komportable. Basta ikaw at ang banal na Espiritu. Basta ka komportable. Keyboard is only. Basta ka komportable. Everyone here, including the media team, the worship team, go to God right now. Receive His heart right now. Baka hindi mo realize ikaw yung lovers of yourself. Yun ang unang step. He wants to pour out His heart to you. But you need to say to God, Lord, ayoko nang mahalin lamang ang sarili ko. Ayoko lang ibuhos ang oras ko sa pangarap ko. Na lahat ng oras ko, sa plano ko, sa pangarap ko, sa sarili ko, baka kailangan hingin mo naman ang puso ng Diyos. Kasi may inaayos ka sa buhay mo, pero yung puso niya, ang layo sa'yo. Sa tingin mo, ayos ang buhay mo, ayos ang direction niyo, pero ngayong oras na ito, bigla mo naramdaman, ang layo pala ng puso ko sa puso ng Diyos. Kung ikaw yun, let go of being lovers of yourself. Let go of being lover of yourself. And let love God and love others. Yun lang, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ibang tao. Let the Holy Spirit dwell in you. The Holy Spirit dwell. Your hearts. Hawakan mo puso mo ngayon. You will feel that is the heart of God in you. Puso yan ng Diyos. Sabi ko, puso yan ng Diyos. Walang naiwan dito. Wow. Walang naiwan dito. Hawakan mo yung puso mo. Hold your heart. Puso yan ng Diyos. He will say to you,
Ito siya sabi ng Diyos sa'yo, anak, ako ang kapayapaan mo. Akong bahala sa'yo. Akong kapayapaan mo. Akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Oh, thank you, Holy Spirit, for these services. Salamat. Salamat sa first service. Salamat sa second service. Salamat sa online service. We receive this new heart. Protect this heart. Thank you, Father. We love you, God. We praise your name. We bring back to you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay.